Ngayong araw na to ay saktong 1 month na simula nung nagkasakit ako. Nung gabi talaga, Miyerkules ng gabi, wala na, sabi ko, ito na, bibigyan niya yung katawan ko. Napakahirap talaga, di ko maintindihan. Ang hirap ay paliwanag. Grabe yung dinanas namin noong nakaraan. Ako yung may sakit, inalagaan ako ng anak ko. Tapos yung anak ko nagkasakit naman. Ako yung may sakit, inalagaan ko rin yung may sakit. Kuya! Meron na naman ako mga bagong subscriber. Taga saan kayo, tol? Taga dito lang kayo. Buta rin po. Oh. Taga Palawan ka? Shoutout! Shoutout na lang. Salamat. Sa happy go. So what's up sa inyo lahat, mga great friends? Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. It's another day. Yan na, masaya ako dahil papunta na yung magkakabit ng wifi dito sa amin. Kasi ngayong araw na to ay makakabit na. At abangan nyo po yung vlog ko mamaya dahil napakaganda ng vlog natin kagabi. Pero bago ang lahat, yan na, nagluluto muna ako ng ulam ng aking mag-ina kasi mamayang alas 2 alis ako, may shooting kami. So hinintay ko yung mag-install ng wifi, sana makahabol siya kasi alis ako mamaya. So tiniluto ko, mga karit rin. So napakasarap nito, limasag na may gata na may kalabasa. Pero hindi ako kumakain yan, paborito kasi ni Mrs. Yang, kaya ito nalutuan ko siya. Kering! Wow, yun oh. Panalo, mga karit rin, napakasarap niyan. Alam niyo kung bakit? Kasi malapot na malapot yung pangalawang gata na ilalagay ko. Tapos yung kalabasa niya, durog na durog. So napakasarap sa sarasa sa kanin yan. Tingnan nyo. Wow. Dito na yung magkakabit ng wifi, mga karit friends, sa PLDT. Yan. Sinicheck lang nila yung box dyan kung may bakante pa or may space pa na paglalagyan. Sa wakas, naikabit na rin yung wifi namin at meron na kaming wifi. Yan o. PLDT yan. May telepono pa. Pero problema, yan, hindi pa siya pwedeng gamitin dahil hintayin pa namin na ma-flex, ma-post yung bayad namin doon sa PLDT. Tapos baka mamaya siguro or bukas, sabi nung nagkakabit, pinakamatagal daw bukas ma-activate na yan. So ngayon, ang ating oras ay mag-alas 2 na, 1:35 na ng tanghali at nag-change schedule kami. Yan, dahil yung kumpare ko napaaga yung punta niya kasi dapat ang call time namin sa shooting ngayon ay 6:30 PM ng gabi. Kaso nagbago yung isip ni kumpare ko. Yan, si paring Monsor. Ah. Kapal ng mukha mo! Uy, uy, sana all! Kumpare, yun, agahan lang namin kasi yun yung makakalaban natin mamaya, si paring Monsor de Losario. Paghahin ko sa vlog mamaya. Yan, tara! Mapisa ka pa. Kabait ka dyan ha, daanak lang yung mama mo dyan mamaya. Iniwan ko muna yung anak ko doon, mga kalitin, sa atin ng kasawa ko kasi wala magbabantay. May pasok si Mrs. eh. Pinapaaga yung call time namin ngayon. Dadaanan na lang siya mamayang hapon. O, ganun pa man, kailangan natin mag-work eh. Kailangan natin magtrabaho. Kaya, kunting ano lang muna, time management, test lang. Hindi ko naman pwedeng isama sa shooting yun kasi minsan mag-abot kami na magdamag eh. Tsaka motor lang yung dala ko. Mahirap, mahirap mapuwit yung anak ko. Masakit ang ulo ko kanina, mga kalitins. Anong oras na tayo nakaway kagabi? Alas 2 na naman din araw, mag alas 3 na. Hindi ako nakapag-edit ng vlog ngayon. So bukas na lang tayo makapag-upload. Pero sikapin ko mamaya pagka maaga yung tapos ang rehearsal naman ng kumpare ko, paring Monsor. Ang bait talaga ni Papagan, ang galing. Sabi ko kanina na sana mawala yung sakit ng ulo ko tsaka yung magkahilo kasi parang nabigla ako kanina eh, gising. Tapos pinatid ko si Mrs. Buti noong naidlip ko yan, wala na. Yo, what's up mga karitpens? Yan, may nalimbos natin kasi nandito na sa set. Nag-shoot na sa loob, nag-take na. So himala si Gen Riot on time ngayon, 3:30 PM na. Sakto yung oras sa pagdating ko dito sa location. First time in my life sentence na nangyayari yun. Sa tagal-tagal ko sa stuntman, lagi akong late eh. So ngayon, sakto lang, maaga tayo. So pagkadating ko dito, 3:29. So syempre, ay kumagintay yung kumpare ko, si paring Monsor ba? So andan sila sa loob, nag-shoot na. So hinahinaan ko yung boses ko. So dito kami yun sa Makati. Kala ko pa naman dagat. May ano kasi boat club, yun pala may mga pambot doon. In English, boat. Palagay ko daya lang ito, mga karate fans, kasi bahay lang. So dito siguro ang fight scene mamaya. Ayan, abang-abang lang natin sa kaganapan. Mag-alas 8 na. Na nandito kami sa ano pala to? Ano to, papi? Manila Boat Club. Ayan, Manila Boat Club. Akala ko dagat kasi nakalagay doon sa map. May dagat eh. Kasama ko si Coach Caloy. Ayan, dalawa kami dito ngayon. Ang aming fight choreographer. At gusto ko lang isingin ito sa vlog to, mga ka-reference. Itong lamesa na inupo namin, siguro ito yung pag nag-meeting dati yung mga big time na mga tao. Kasi tingnan nyo, may iba-ibang pangalan. No? Ayun, oh. Enrique Reyes. Ito. Hirap ba sa akin eh. May mga lahi, no? Ayun, oh. Smith yan. Mga Amerikano. Peter R. Smith. Sigurado ako nito, Amerikano to. Pag mga Smith yan, ayun eh. Amerikano. Tapos ito Capolo Jeans Balta. Yan. Jeans ano Balta. Na siya eh. Yung mga pangalan parang sobrang tagal na. Yan. Hindi na siya doon mababasa. Tubanta. Ayan o.
friend? Steve. Yan, Bangus. Steve yan. Tapos... O ba't may bangus? Bangus. Hindi ang... Bangus ba yan? Hindi ang... August. August. Yan. August, bro, die. Yan. Tapos ito mga... Ito yung mga siguro mga tao. Ano to, papi, no? Ayan, no? Yan. NBC Homecoming Centennial Celebration at Club Maya November 1995. So ano pa lang ako noon, 4 na taon pa lang ako sa 1991. So wala na siguro itong mga tao na ito ngayon. Ayun. Yan. Siguro mga bibigating tao yan. Ayan pa sa taas, 1980s pa oh. 1983. Yan. Ayan oh. Mga larawang kupas na. So siguro mga athletic yung mga tao na yun kasi oh, ano. Oh. Yung mga bugsay. Mananagat siguro yun. Bugsay, mananagat. Hindi, sagwan na yun oh. Ayun, ayun, yan, yan. Anong tawag ito, papi? Yung marami sa sambangka na Dragon Boat. Yan, Dragon Boat pala. Yan, sa Bisaya kasi bugsay ang tawag dyan. Ayun oh. Ano to sila, mga endorser ng San Miguel Beer? Ayun, San Miguel Beer yung hawak nila eh. Yan. Hindi ko alam kung kilala niyo yung mga tao na yan. Tingnan yung baso. Yan, makaluma din oh. Ayun oh. 1985 pa oh. Meron din 1995. Iba yung, 1995. Lahat, 1995 no. Ito yung parang hangout nila no. Mm. Pag nag-iipon-iipon sila, gusto lang mag-relax. Ayun, mga San Miguel Beer pa oh. Oh. Ang kagandahan dito, papi. Kasi may ano dito, may gym. May mga dojo dito. Pakita mo, papi. Ayan eh. Samurai swords. Kind of arts, no? Hindi siya martial arts, no? Martial arts din. Ah, martial arts, pero... Kasi they study about what? Ano yun? Kinjutsu. Meron din sa amin sa Negros, papi. Tambutsu. Iba-ibang lahi. Anong plug to? Dito, Brazil. Brazil. USA. Ay, di USA dulo, di ba? Yeah. USA, Japan, Philippines. Philippines, ito. France yata. Yan. Kasi dati nung... Dojo ng MMA. Dinidokumentary lang namin mga Pride Friends. Kasi nung araw, ayan, may mga trophy pa rito. Wala, ito, lumang-luma. Oh. Ayan. So, trophy siya pero parang ugis plato, no? Trophy ba yan? Hindi, ito mga trophy. Lock. Ay, ito. Trophy yan. Ayan, oh, ayan, oh. Grabe, no? Nagbago na yung kulay niya, no? Tingnan niyo, di ba gold dati yan? Pero ayan, oh, ngayon makaluma talaga, oh. Oh, Manila Boat Club, 1950. Oh, 1950. Di ba? Ayan, mga sikat na tao, ayan, oh. Ayan, oh. Jun Paganpan, Captain Brad Ramos, Ricky Gab, mga makamag-anak siguro yun, kapilido. Dragon Boat yata ito, intercolor squash. O, diba? Itong sombrero na to, malupit na kasaysayan to. Ay, jeep ng Pasig oh. Ito, itong sombrero na yan. Ayan. Alam ko may mga historical yan, may mga, ito mga yan, Pakistan. So lahat ng nakalagay dyan, ang maganda lang kasi napamal ah. Napangalagaan siya na maayos no. Kahit sobrang tagal na isipin mo, mga 1950 pa yan no. So mga, yung mga tao na yun, wala na yun. Ito may mga pera pa oh. Tingnan mo. Dollar. Sa atin ba ito, 10 piso? Hindi, sa buong bansa. Ayan. Singaporean money. Yan. Singaporean. Ito oh. Ano ba yan? 20. Mr. Binate. Ano yan na ito? Rihanna yata. Oh, Rihanna. May ano yun? Mga... Sa Dubai. Oh, Dubai. Yun. Pati ito mga ito. Yan, tama. Rihanna yan. Rolling, take 2. 1, 2, 3. Action. Ang tagal kitang hinanap. Itayabot kayong ka lang bumalik. Kumimi ka! Dumi-dumi mo! Itong ilog na ito, karugtong na ito doon sa Pasig. Tapos pababa ng Quiapo. Tapos tago sa... San Juanico Bridge, Samar. Gago! Nakakainis! No, yun ang narating. Ano yun?
Sa ating oras ay 9:45 na ng gabi at yun, tapos na. Natapos na yung eksena namin doon. Ay papabati ko kayo sa kumpare ko kay Paring Munchor. Napakabait ng tao niyon at the legend yun. Lupit ng action ng araw at mga sipa ng araw noon. Malupit yun, isang idolo yun. Yan, papabati ko kayo mga Crit Friends. Let's go. Hi guys, lalong-lalo na doon sa mga OFW sa mga iba't ibang bansa. Binabati ko kayo at kinukumusta ko kayo. Sana maayos ang kalagayan nyo. Huwag na huwag kayo magpape sa mga bossing nyo na abuso, ha? Siguraduhin nyo na tinatrato kayo na maayos, ha? At kung ako lang nakaposisyon, ipaglalaban ko kayo lahat. Anyway, mag-ingat kayo dyan at sana makauwi kayo sa Christmas at makasama ang pamilya nyo at kaibigan nyo. Pasensya nyo na po yung video clips na kay ano kagabi, kay Monster de Losario. Yan, ang dilim pala. Pero nung nakita ko sa may iba pala yung kuha ng GoPro sa night effect. Kasi nung nasa frame, tinitingnan ko habang binivideos ko siya. Ano naman eh, kita naman yung mukha niya eh, maliwanag naman eh. Pero nung nireview ko kanina nung sa cellphone na napakadilim. Isingit ko pa rin to kasi napaganda ng mensahe niya mga Kretlens, lalo sa mga ating mga kababayan ng OFW. Pakibati po yung mga kababayan natin sa ibang bansa ng mga magigiting na bayani. Problema, yun nga, madilim. Di bali, okay lang yan, at least maririnig nyo yung audio. Shoutout sa mga malulupit naming mga kaibigan dyan, si na RJ, si Kylie at si Ellie. Yan yung mga tropa kong bulilit dyan sa mga school nila sa Paralan. At syempre si ni Ashley Nicole, yan, tropa ko yung mga yan. Gregorian. Yan, mga Gregorian. Kasi ako, Gregorio, ako yung idol na. Yan, shoutout po siya. Mag-aaral kayo na mabuti ha, mga tropa. Kailangan lagi kayo sumusunod sa magulang nyo. Hindi pa rin pala bukas yung ano, mga Crit Friends, yung service center ng Oppo rito sa may Annex Building SM North. Pupunta na sana kami ng Maynila ngayon. Papaayos na yung cellphone. Kasi ang problema, naiwan ko naman yung cellphone sa bahay kakamadali kanina. So mayroon down drop off dyan sa baba. Baka dyan ko lang i-drop off yun. Mga Crit Friends, nabitin yung papakita namin sana sa inyo kasi gawa nung hindi kami umabot, nagsarado na kasi pag Linggo pala, ano sila, maaga sila nagsara. Kailangan na namin umuwi ngayon dahil mamaya babiyahe ako. Mabangon tayo! Ang importante, masaya tayo sa ginagawa natin at patuloy lang tayo. Nagigigil na naman ako mga Crit Friends, let's go! Mag-happy go muna kami at mag-grocery kami sa bukas, pasukan na naman. Shoutout! Shoutout na lang. Salamat sa Happy Go Shopping Mall. Huwag ka maglado, nalang kita ng sticker baka bukas. Oh. Tagapalawan ka? Dili, akong asawa. Ay, mo asawa sa Palawan yun. Oy, shoutout! Puerto Princesa. Congrats sa inyo ni Sir, yun, Mrs. niya. Magkakanak na sila. Nakakatuwa na nakaka-proud yung mga security guard mga Crit Friends kasi kahit sa sobrang busy nila, yan, yun yung mga guard ng ano natin eh, mga kung ano naman yung mga binabantayan nila para sa kaligtasan. Nakuha pa rin nilang manood ng vlog. Kaya maraming salamat sa inyong lahat, sir, mga PSG, ang tawag ata doon. Yan, shoutout po, God bless. Napaganda dito sa taas, ang sarap magpahangin. Yan, kitang-kita yung ano ba yan, sunrise pagpalubog. Sunrise, sunset. Sunset. Yan, naabutan pa natin yung sunset eh, no? Yan. Sarap tumambay dito, mga hangin. Sulit yung family bonding natin yung araw na to. Wow, ganda oh. Hello. Hello. Shout out. Meron na naman ako mga bagong subscriber. 1, 2, 3, 4, 5, oh, 5. Eh, tatlo pa yung subscriber ko. Maging 8 na yan. Okay. Taga saan kayo? Taga dito lang kayo. Buta rin po. Ano yung birthday? Oh, happy birthday. Ilang taon na yun? 18 po. Kasama nyo dito, wala? Wala po. Oh, happy birthday sa kaibigan nyo. Yo, what's up mga Crit Friends? Ngayon ay araw ng Linggo. Ngayong araw na to ay saktong 1 month na simula nung nagkasakit ako. So, sa awa ng Panginoon, nakasurvive din at muntik na bumitaw noong nakaraan. Pero salamat pa rin tayo pinapabayaan. At bukas ay pasukan na ng anak ko at mag-exam siya bukas. Magaling na rin siya. So bakasyon lang kami dito ng ilang araw. Simula nung Biyernes nung gabi. Tapos uwi na kami ng Venezuela. Back to reality na at sana magtuloy-tuloy na yung ganda ng pakiramdam ko at babalik na tayo sa vlogging. Nagpahinga lang ako mga Crit Friends dahil ayoko na abusuin ulit yung katawan ko. Ayoko nang maranasan yung ganung nararamdaman ko. Yo, what's up? Good morning mga Crit Friends. Kamusta kayong lahat? Ngayon ay araw ng Lunes at mag-update lang po ako sa inyo dahil alam ko marami nang nagtataka or nagtatanong sa page ko yan na 2 weeks akong walang paramdam. Wala akong upload sa YouTube channel ko, sa Facebook account ko dahil nagpahinga ako mga Crit Friends. Hindi ako nag cellphone ng 2 linggo mahigit, yan. Dahil grabe, dinapuan ako ng matinding trangkaso na hindi ko maipaliwanag. Sobrang hirap ipaliwanag. So ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo para malaman nyo na rin po
Yan, ngayon medyo okay-okay na tayo. Maraming salamat dahil binigyan pa tayo ng isa pang pagkakataon. Yan, dahil nung nakaraan, muntik na talaga akong bumigay, mga credit friends, dahil napakahirap talaga, di ko maintindihan. Ang hirap ay paliwanag. Maaga akong gumising ngayon dahil naglalakad-lakad kami ng aso ko, si Shadow. Kaso inuwi ko muna sa bahay, gawa nung hindi ako makapag-vlog ng maayos, napakalikot. Yan, so ngayon mag-update na ako, pero mamayang tanghali, yan, gusto ko lang pong malaman nyo na meron akong premiere. Yan, abangan nyo yun at sana makadalaw kayo sa premiere ko at napakasulid ng vlog na yun. Parental guidance nga lang. Yan, pero masaya yun mga credit friends at meron din po kayo matutunan dun na merong lesson na basta panoorin nyo na lang po mamaya. Yan, itong vlog na to idudugtong ko lang to sa pinagmulan talaga para maintindihan nyo rin po. Yan, gusto ko lang i-share sa inyo yung pinagdadaanan ko. Di ko alam tuwing beer months talaga napapansin ko lang tuwing October talaga kasi dati nung sa Burias din ganun din ako nagkasakit ako nung matindi rin. Tapos nung last year naman napilayan ako ganun din, parang beer months yung October rin ata yun. So alam ko na mga karatens yung dapat mag-ingat ako ng mga buwan na yun. Nakikita ko kahit simula pa dati nung nagano ako nag-flashback ako ng mga dati pa nung bago rin kami ikasalimisis, muntik na rin ako madisgrasya, ganung buwan din ulit. Kaya ngayon iningatan ko rin yung sarili ko. Dalawang linggo ako mahigit na hindi nakatayo sa bahay lang, sobrang hirap ng pinagdadaanan ko mga credit friends kasi unang-una ako lang yung inaasahan ng mag-ina ko. Yan, yung asawa ko, hatid sundo ko sa trabaho yon. Tapos si Ashley rin, ganun din. Linggo pa lang, yan, itong vlog na to yung kay nag-shooting kami dun kay Paolo Contes at kay Monsor de Losario. Yan, nung gabi pa lang na yon, masama na yung pakiramdam ko pero hindi ko siya ininda kasi ganun ako mga credit friends, malakas ako na tao, yung may nainda ako naramdaman na kahit kaunti lang sa katawan ko hindi ko siya pinapansin. Linggo yon, pagka Lunes may shooting kami ulit ng Black Rider, susunod-sunod na yun, puyat ulit. Tapos nung Martes, yan, nag joyride naman ako, yan, namasada ako ng Martes. Tapos Miyerkules meron kaming shooting ulit dun sa ano naman, sa may Black Rider ulit sa Binondo. Yan, nung gabi talaga, Miyerkules ng gabi, wala na, sabi ko, ito na, bibigyan na yung katawan ko. Pagka uwi ko dito ng Huwebes ng umaga, yan na, hindi na ako makatayo. Hindi ko na natin si Mrs. Tapos yung anak ko, buti na lang, wala siyang pasok nung araw na yun. So ang nag-aalaga sa akin, yung anak ko, yan. Siya yung nagpapakain, naghugas ng plato, nag-asikaso sa bahay. So naawa ako sa anak ko. Biyernes, yan, medyo nakakatayo-tayo na ako ng unti. Nahatid ko na yung asawa ko. Tapos yung anak ko, yan, party naman nila yun, parang ano, parang Teacher's Day ata yun. Tapos sumayaw yung anak ko, yan, and itong sayaw nila, yan, sisingit ko lang yung vlog na yan. Yan, hiyawan yung mga tao dyan. Sabado, ayan na mga credit friends, bumalik na naman yung sobrang bigat ng pakiramdam ko na hindi ko naman maipalawanag, hindi naman ako makagalaw. Tapos eto pa, nung Sabado, dalawa na kami ng anak ko. So napakahirap dahil ako yung nag-aalaga ng anak ko, may sakit ako, tapos yung anak ko may sakit din. Sobrang hirap sa kalagayan ko. Linggo, yan, mas lumala yung pati na rin si Ashley. Yan, mas kinakabahan ako sa anak ko mga credit friends, at lalo akong parang nagtitrigger lalo yung katawan ko gawa nung yung anak ko, mas matindi yung dinanas niya kasi ano siya hindi siya makakain, kunting kain lang, isang subo, suka. So mga ilang araw yun, pumayat yung anak ko, pabalik-balik kami sa doktor, mataas yung lagnat niya, wala naman siyang dengue, nakadalawang pa-check up kami dun, wala pa rin siyang pagbabago. So, ako din, ganun din. So ang ginawa namin, sabi ko, try ko kayong ipatawas yung anak ko kasi ang dami nang naubos na gamot ang nagastos nga sa gamot namin, mga 4,000 mahigit yung sa anak ko lang. Ang dami nang reseta pero wala yung lagnat na tuloy-tuloy pa rin yung anak ko. Alam mo yung parang nanglalim na yung mata ng anak ko Ang ginawa ko, sabi ko, ipatawas ko kayo yung anak ko. So yun, pinatawas ko kasi naniniwala din kasi ako sa mga ganyan mga credit friends, pero meron kasi mga iba na hindi talaga naniniwala. Pero nire-respeto na lang natin yung kasi iba-iba, kanya-kanya naman tayong paniniwala So kasi parang, dahil sa amin kasi dati, probinsya Bukid, kinakalakihan talaga namin dati. Walang doktor, puro manggagamot lang. Kasi malayo sa amin sa bundok So sa awa naman ng Panginoon, pag nagkakasakit kami dati ng mas matindi, gumagaling naman kami dun. Kaya sinubukan ko, pinatawas ko yung anak ko yun. Meron ng nakabati sa kanya na parang, naanuhan yung anak ko. Kasi pansinin kasi yung anak ko bibong bata. So parang may inano sa tiyan. Kaya yun yung lagi niyang ininda yung tiyan niya. Laging sumasakit ito, puro kabag. So ang ginawa namin, pinagamot ko dun sa, meron kaming kaibigan, yan taga Sikihor.
pinainom ng tubig, tapos ano, parang dinadasal-dasal, parang may ano, may parang may Latin words na ginagamot sa anak ko. Maya-maya, mga Karate Prince, maniwala kayo hindi, sinuka ng anak ko yung iba yung kulay ng laway niya, tapos sobrang dami talaga ng sinuka niya. Tapos, ayun, pagkatapos nun, sabi ni Ashley pa sa awa ng Panginoon, okay na yung tiyan ko, kasi nung bago tayo pumunta dun, yung tiyan ko parang puno ng kabag, din na wala ng hangin, parang bloated palagi. Nung naisuka niya na lahat, naging okay na, kaya napagpasya ako nung nakaraan, nung Biyernes, na iuwi ko muna yung anak ko sa Rizal. So umuwi kami doon, hinatid ko siya doon. So nakapagbakasyon-bakasyon siya, naging okay na sa awa ng Panginoon, nakaligo ng anak ko, magaling na siya ngayon. At ako naman, eto, medyo maganda-ganda na rin yung pakiramdam ko. So yun yung dahilan, mga Karate Prince, na hindi tayo nakapag-upload at hindi nakapag-cellphone ng mga nakaraan, gawa nung na-overuse yung katawan ko. Yan, parang overfatigue, kumbaga. Yan, kasi isipin mo, walang, hindi ko pinagpahinga yung katawan ko eh, pero hindi ko na ulitin yun, iingatan ko na yung katawan ko ngayon, mga Karate Prince, kasi ako lang yung inaasahan ng mag-ina ko, mas nahihirapan sila, hindi ako pwedeng magkasakit, wala akong karapatan na magkasakit, kaya ngayon iniingatan ko. So ngayon, nag-update lang ako sa inyo. Yan, itong vlog natin, dudugtong ko lang ito sa vlog ko. Una, yan, yun dahilan kung bakit ako nagkakasakit, kasi inabuso ko, inaraw-araw ko yung katawan ko, wala nang pahinga. May premiere ako mamaya, dalawin nyo, mga Karate Prince. Yan, maraming salamat po, at sana bukas magtuloy-tuloy na yung biyahe natin. Pabiyahin ako ulit. Panoorin nyo yung vlog na yun, napakaganda ng vlog na yun. Ayoko nang ulitin yun, mga Karate Prince, na grabe, talagang naubos yung dasal ko nung nakaraan. Tapos alam mo yung parang bibigay talaga yung katawan ko ngayon, nagbabawi pa ako. So medyo nanaba na naman ako, kasi panay kain ako, tulog, ilang araw na ako tulog, kain, kain, tulog, para makabawi ng lakas. So ngayon, ihatid ko lang yung anak ko sa school, kasi may exam sila eh. So nag-asikaso na siya doon. So ito, ihabol ko lang to para may upload ka agad, para mamayang alas 12 maihabol ko yung premiere natin. Sinyer ko lang sa inyo yung mga nararanasan ko yung mga nakaraan. So mag-ingat kayo palagi, at ingatan nyo rin sarili, no, lalong lalo na sa, para sa pamilya natin lahat. So ngayong araw nga to, mga Karate Prince, hindi muna ako nag-taping. Meron kami dapat taping ngayon sa Black Rider sa Batangas, Balikan lang. O hindi na muna ako, pinagpahinga ko muna yung katawan ko, kasi mas priority ko rin yung anak ko, dahil nakakabalik lang, ayaw ko mapwersa, baka mabinat. O ang bigat-bigat pa naman ang bag nun, kasi may exam sila ngayon eh. Tapos yung mama niya, pinagpahinga ko rin, kasi ilang araw din na may pasok din si Mrs. eh. O grabe yung dinanas namin noong nakaraan. Ako yung may sakit, inalagaan ako ng anak ko, tapos yung anak ko nagkasakit naman, ako yung may sakit, inalagaan ko rin yung may sakit. So napakahirap nung talagayan namin noong nakaraan. Pero ngayon sa awa ng Panginoon, medyo okay na tayo ulit. So makapag vlog-vlog na rin ako ulit. Shoutout pala kay Tatay Riot sa Nanay Riot. So God bless.